video, ang gagawin natin is paano mag-hair color. So, yan, mag-i-start tayo. Ihatiin muna, isa-section muna natin ang buhok ng apat. Yan, makikita nyo, sinesection ko na agad siya ng apat. Dalawa sa harapan at dalawa sa likod. So, yan, after natin isa-section, kukuha tayo ng yan, konti, then i-apply natin. So, hindi muna natin siya isasagad sa anit. Tandaan nyo po, huwag po muna natin isasagad sa anit. Nalagyan, titira po tayo ng 1 inch, 1 inch from Mary's scalp. Yan. So, kung mapapansin nyo po, hindi ko siya talaga sinasagad muna sa anit. So, medyo mabilis po yung ating pagpa-process. So, dahilan po kung bakit hindi natin dapat isinasagad sa anit kasi mas matagal po mag-react yung pababang buhok kaysa dun saan. Pag po kasi sinagad natin sa anit, mas magre-react agad. So, hindi siya magpapantay. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga nag-hair color, mas matingkad yung kanilang regrowth. Alam nyo yun, yung sa parting pagtubo pa lang ng buhok is makapal doon kasi mas mabilis silang mag-react. Unlike dito sa pababang parte, is hindi mabilis mag-react. So, lalagyan muna natin lahat maliban doon sa regrowth. Yan. Kung mapapansin nyo, nilalagyan ko na lahat yung parting pababa niya. And by section, section by section ko siya nilalagyan. Yun po yung pinaka-importante para hindi magulo yung pag-a-apply natin ng hair color. So, kung mapapansin nyo, importante po yun, by section po ang pag-a-apply ng hair color. So, same process po sa gilid. Sa parting unahan sa gilid, same process din po. And, mahalaga na lagyan natin sila ng paninga. Kung mapapansin nyo, may nilagay ako sa kanyang tenga para hindi dumikit yung mga, para hindi dumikit yung hair color sa skin niya, sa tenga. So, mahalaga po na hindi matagalan yung gamot sa anit ng ating customer kasi ito po ay nakaka-damage ng scalp. Parang yung pang hair ribbon po, nakaka-damage din siya. Ganun din po yung pang hair color, lalo na kung mas natagalan yung hair color sa ating ulo, sa ating hair. Kaya hindi po makakabuti. Kaya mas mainam na nasa tamang oras ang ating pag-apply ng gamot. So, kung mapapansin nyo, na-applyan ko na lahat. Ibababad natin siya ng 20 to 30 minutes. And then, after 20 minutes, i-retouch natin ang hair ng client. So, this time, lalagyan na natin yung regrowth hair niya. Yan. Lalagyan na natin yung kanyang... Yan. Kung mapapansin nyo, nilalagyan ko muna yung mga gilid-gilid niya. Pero, nag-i-start na akong maglagay sa parting anit niya. So, malalaman nyo kung bakit ganon. Kasi nga, hindi natin pwedeng patagalin masyado yung hair color sa anit ng ating client. Even sa atin, kapag tayo nag-hair color, hindi natin siya pwedeng patagalin na sobra sa ating ulo. Kasi, nakaka-damage siya ng scalp. So, kung mapapansin nyo dito, section by section ulit, nilalagyan ko yung mga part na hindi ko nalagyan kanina. And kung mapapansin nyo, kumulay na yan, medyo dark lang kasi yung color na ipinalagay ng ating customer. Kaya sa video na to, hindi nyo masyadong mapansin kung may kulay na ba o wala yung buhok ni client. Pero meron na yan. After 20 minutes na binabad ko siya kanina, kumapit agad yung hair color. So, kaya chance ko na malagyan naman yung kanyang mga part na hindi ko pa nalagyan kanina. So, nagigets niya ba mga ka-star? So, yan po, mapapansin nyo. Yung mga tuktok, yung mga pinagtubuan na kaninang hindi ko nilagyan, yun na yung nilalagyan ko ngayon. So, after natin ilagyan yan, ibababad naman natin siya ng 10 to 15 minutes. Yes po, 10 to 15 minutes lang natin siya ibababad kasi ganun po kabilis mag-react yung hair color sa ating regrowth part. Yan, kung mapapansin nyo, di ba nga, may mga nagko-color na makapal yung kanilang mga tuktok, pero yung parting pababa halos wala. So, yan po yung reason kung bakit
may tamang pagpuproseso ng pag-hair color. Hindi po siya basta lang nilalagay sa ating mga buhok. Then after nyan, ibababad na nga natin siya ng 10 to 15 minutes. After 10 to 15 minutes, pwede na natin siyang i-wash. And depende po sa inyo yan kung lalagyan nyo siya ng hair treatment. So chinacheck-check ko dyan kung kumulay na ba talaga or kung may part na hindi pa ako nalalagyan para naman pantay yung hair color sa ating client. So muli pong paalala, mahalaga po na hindi natin patagalin ng sobra yung hair color sa ating ulo. And this, mga ka-star, kung mapapansin nyo, na-wash na po namin siya. And medyo naaaninag yun na yung hair color sa kanyang hair. And iba-blower na natin siya. So, kanina, nung winash ko siya, nilagyan ko siya na hair treatment. And then, kinonditioner ko din yung hair niya. For smooth and shiny result ng hair ng ating client. So, this time, eto na, malapit na, makikita nyo na, matutuyo na yung best result ng ating pag-hair color. And tandaan, kaya magkahiwalay yung separate ng ating pagbababad sa tuktok ng hair at sa parting pababa. Kasi ito po talaga yung ibig sabihin. Kaya meron silang kanya-kanyang oras ng pagbababad. Share ako sa inyo na mga technique and learning kung paano mag-apply ng hair color. So, hindi po siya basta-basta talaga ini-apply sa hair. May tamang pag-apply po at may mga tamang oras ng pag-apply ng hair color. So, guys, sana na-enjoy nyo itong video na to. And that's all na muna for today. And I hope you enjoy this video. And invite ko po kayong i-like, share this video. Don't forget to subscribe my channel. So that's all for today. Thanks, mga ka-star.